Magandang umaga mga ka-UNMA. Andito po kami ngayon upang mag-demo po sa inyo ng microphone condenser na kung tawagin po ay V8 card. At ito po ay mabisang gawin sa pag-video okay at pag-record po ng mga kanta. Kung mahilig po kayo mag-record ng mga kanta nyo at hindi na po ganun kagandahan ang boses, dito po ay magkakaroon po ng mga gaganda po yung boses nyo kasi po meron po siyang filter o may mga adjustment sounds po siya na sounds. At tayo po ngayon ay tuturuan ng ating cameraman na si Kenneth kung paano po i-assemble po itong V8 na to, V8 sound recorder, sound microphone condenser. At tawagin na po natin si Kenneth. Kenneth, talika, samahan mo kami. So, kailangan po natin ng charger. Charger kasi para ma-charge po siya. Ma-charge kasi ang ginagamit dito na ang ginagamit po dito mga ka-UNM na charger, parang same charger na ginagamit po sa Para sa cellphone. Sa cellphone. Mm. So, madali pong makita to kasi ito lang po 'yon. So, bago natin simulan yung Kenneth, ipakita natin na sa kanya. Nung in-order natin sa online, ang dumating sa atin merong ganito, studio microphone. Studio microphone. Tapos pakita mo yung microphone sa kanila, Kenneth. Ito. Tsaka yung protected na na parang foam. Kasama rin yung foam. Kasama rin po yan mga ka-UNM. Meron din po silang filter na ito po tabi ko, ito po, naka-setup na po. Ito po yung kumpara yung filter ng boses mas gumanda. So ano pa dumating, Kenneth? Yung stand. Yung stand, earlier inilagay na natin kasi yung pala mga ka-UNM ay dapat kailangan ng 1 inch na thickness na tabla o kaya Kenneth? Mesa. For that purpose, no? So, na-set up na rin natin. So, ngayon, ituturo mo sa amin sa pamamagitan nitong, ang tawag dito, Kenneth, yung parang... Panda rin. Oo. Singing live sound card dito. Kasama to, na parang pinaka-ano niya, yung pinaka-attach niya na. Effect yan. Effect yan, no? Yung mga mic, may mga built-in ang sounds, no? Mm-hmm. So, papakita mo sa amin kung paano gamitin to. Una, i-charge lang muna siya para po... Just in case walang laman na baterya, i-charge. So, yun nga. Para mabuksan yung power niya. Yung sinabi na kanina, dapat yung charger ng microphone pwede yun, di ba? So, may power na siya. Yeah. So, anong sunod? Itong wire na, connecting wire. Sa line 1, line 2 to, di ba? So, tatlo to, di ba? Mm-hmm. I mean, ito, dati na sa akin to, pero may dalawa yung nandyan. So, nalalagay yung, saan nalalagay yung Kenneth? Dito sa, Pakita mo sa kanila. Sa live 1, tapos live 2. Doon nakasiksik. Yung nakasaksak. Mm-hmm. Yung line 1 para sa cellphone. Sa cellphone. Sa laptop. O sa iPad. Tablet yan. Sa tablet. O kaya dito sa laptop. Mga ka-UNM. So dito i-connect yung line na... Line 1, line 2. Line 1, line 2. So connect mo na. Kenneth. Para mabuksan siya, i-tap lang muna. Double tap. Yan. Tapos... Okay. So ilagay mo na yung So gagamit tayo ng stereo para lumakas, no? Oo. Pero alam ko may built-in na microphone niya, pero may built-in na speaker, pero gagamit tayo. At saka meron nga pa lang, gagamit nga pala ng itong headset. Oo. Gagamit po tayo ng headset. Kung mayroong mga headset po kayo sa bahay, magagamit niyo po 'yan. So yung stereo, i-on na natin yung stereo natin, no? 'Di ba, Kenneth? Isaksak mo na 'yan. Ito nakasaksak na. So, mamaya na, i-assemble mo muna yan. Ito po, meron pong isang jack na nakakonect po sa inyong amplifier ng speaker para mas malakas po. So, anong sunod, Kenneth? Yung microphone na. Yung microphone, i-assemble natin using the foam na parang protector to, no? Parang so, sa laway din. Ditong alam ko, meron ditong parang mini na... na dumutatapat yung boses mo. Yung boses mo. So ilalagay na po natin. So kinetic mo muna at i-assemble mo dito sa ating microphone stand. So ito po ay atin na pong in-assemble itong foam para po daw ito sa protection ng microphone kasi masama daw po itong nababagsak. Sensitive po daw ito. So ito po nga nilagay na po ni Kenneth yung foam. Tapos lagyan natin yung atas natin to, Kenneth, no? Ito po, nakatas na po yung microphone.
sa ating pakita natin sa kanila. So, paano sunod? So, open mo na. Open mo na yung mga pati yung pagpalakpak. Kaya mo yung pagpalakpak. Yung mga sound effect. Biglang po ah. So, ayun. Narika kay Net. Natuloy na natin ito ang ginagawa. So, pag naka-touch na sa microphone, kung gusto, kung ayaw mo marinig yung microphone, pwede kang gumamit ng headset, no? At meron po din silang siyang sariling saksakan ng headset. Ngayon, kung gusto niyo pong diretso na po sa microphone, pwede na pong patunayan. At bigyan mo yung effects, pwede yung packet pa rin sa kanya, Kenneth? Oo, pwede. Ano pa? Volume. Clap. Volume. Yon, nandiyan yung song 1. Yung po mga ka UNB, yung po yung sound effect na may sarili pong palakpak. Kung gusto pong yung palakpak. Ito mga red, ano yan red? Ano lang yan? Electro. Yun po. Pitch bend. Yan. So yun po. Mga funny sounds. Funny so, kung gusto niyo pong kumanta, gagamit lang po kayo ng tablet o kaya laptop. I-connect niyo po dun sa connector o kaya po cellphone at pwede na po kayong kumanta. So yun, Kenneth, no? So, ito may microphone na ba? Hello, mic test. Hello. Hello, paki-ano mo yung microphone, Kenneth. Hello, mic test. Hello. Hello. So, yun po mga ka you and me, ito po dinemo po namin sa inyo ngayon paano po gamitin yung microphone condenser V8 kung tawagin. So, sana po may natutunan po kayo na sa aming pagde-demo ngayon. Kahit na po tayo nasa ating kanya-kanyang bahay, ay magagawa po nating magkaroon ng leisure o pag-aliw sa pamamagitan na po ng pagkanta. O sige, magpaalam ka na, Kenneth. Goodbye po. Okay.